It's time. Eh no. Tatawanan na namin kayo. It's time. Yung mga against sa amin, babanata namin kayo. Gumagawa talaga ng istorya. Akala ko naman content creator to. Mananahi pala po ng istorya po si Bayad Bay. Sir, Bayad Bay, panira po kayo sa utak ng ating mga babaeng Pilipino. Eto, para po sa inyong kaliwanagan, sinabi na po ni President Bongbong Marcos na... Yo, what's up mga Lodges Megan Peps TV? Welcome back po sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Nagbabalik na naman po si Peps TV para talakayin po itong paninira ni Bayad Bay dito po sa ginawa ni Senator Amy Marcos sa pagsupalpal niya po kay Karen Davila. Ito, hindi po ito basta-basta ang ginagawa ni Bayad Bay mga Lods ha. Mamaya po, tatalakayin po natin. Pero bago po tayo magsimula, kung bago lang ka sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and click your notification bell and follow niyo po sa aking Facebook page. Peps TV 2.0. Ito nga mga Lods, no? Si Bayad Bay mga Lods, gumagawa po siya ng chismis. Ukol nga po dito sa ginawa po ni Ma'am Amy Marcos o Senator Amy Marcos sa pagsupalpal po niya kay Karen Davila nung in-interview po ito. Talagang ako'y naaalarma dito kay Bayad Bay. Nagiging dilawan na po siya. Ba't ko po nasabi yan? Panoorin po muna natin itong video na to para malaman niyo po kung ba't ko po nasasabing nagiging dilawan na po siya. Ito po mga Lods, panoorin natin. Pakinggan nyo ito. Ito, simpleng banat lang. Okay? Naging trending to ngayong araw na ito eh. Simpleng banat lang ito. Ni Amy K. Karen. Simpleng banat mga Lods ha, pero kung ano-ano mga pinagsasabi niya dito. Ginawan niya po ng chismis. Pero alam mo, dito lumalabas yung kasabihan o yung versikulong the abundance of the heart, the mouth speaks. And mga Lods ha, gumagamit pa po siya ng verse sa Bible. Pero mga Lods, kakaiba po yung ginagawa nito. Napaka dilawan na po. Alam niyo yun? Yung versikulong the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano daw talaga yung laman ng puso, eh lumalabas yun sa bunganga. Kaya hindi napigilan ni Amy kanina. O, pakinggan nyo ito ha. We have Senator Amy Marcos. Senator Marcos, good morning to you. Yes, good morning Karen. It's nice to see you're still here in the Philippines. Well, first of all, congratulations. Akala ko magmamigrate ka pag nanalo ang Marcos. Hoping always for the best for the country. Alam naman po natin na nag-trending po itong ginawa po ni Senator Amy Marcos sa pagsupalpal po niya o pagpaparinig na lang po kay Karen Davila. Pero ito po si Bayad Bay mga Lods, ginawan niya po ng sarili niyang istorya o ginawan niya po ng chismis. Thank you very much. Oh, 'di ba? Alam mo, yung ito yung hirit na 'yan, pabiro 'yan, pero it speaks so much of the heart of the Marcoses. Eh paliwanag ko lang. Minsan nakakatuwa kasi nabara si Karen, 'di ba? Ah, barado si Karen. Oh, 'di ba? Barado. Okay, ako lalaliman ko pa eh. Wow. Magiging malalim daw po si Bayad Bay dito sa kanyang pagbibigay ng komento sa ginawa po ni Senator Amy Marcos. Pakinggan po natin kung gaano po siya kalalim. Lalaliman ko pa yung unawa doon sa sinabi ni Amy. Yun ang laman ng puso nila. Yun ang laman ng puso ng itong pamilya nila. Grabe naman to si Bayad Bay. Nagbasa ng Bible verse, ginamit po niya dito sa kanyang content, pero naninira po pala. Nagbabasa ka ba talaga ng Bible, Bayad Bay? Bakit hindi mo na-apply sa sarili mo? Na it's time. It's time. Eh no. Tatawanan na namin kayo. It's time. Yung mga against sa amin, babanata namin kayo. Bibigyan ko po ito ng example mga Lods na mali po yung sinasabi niya dito. Paninira po ito eh. Kaya po gusto ko po lagi tinatalakay yung mga ginagawa nitong content sa kanyang YouTube channel, sa kanyang Facebook. Paninira po talaga mga Lods. Hindi pa nga po nakakapag-umpisa ang Marcos administration, sinisiraan niya na po mga Lods. Kung ba't ko nasabing nagiging makadilawan po ito mga Lods, nagtatanim po siya ng galit sa isip ng ating mga kababayang Pilipino. Para rin po siya si Mama Lenlen. Alam niyo po yung tinatak niya po sa utak ng mga kabataan? Puro galit po ang nabuo sa mga kabataan, sa pamilya Marcos, at yun po dinadala nila ngayon. Tapos ito mga Lods, si Bayad Bay, ganun din po ang ginagawa niya. Hindi pa nga po nagsisimula ang panunungkulan ng Marcos administration. Ito na po mga Lods, binibrainwash niya na po ang ating mga kababayan Pilipino na magiging mapaghiganti ang mga Marcoses. Masama yan, Bayad Bay. Kaya hindi ko po matiis na hindi po talakayin to si Bayad Bay mga Lods. Dahil nga po sa mga ginagawa niyang mga content, nagbabasa pa po siya ng mga Bible verse. Nilalagay niya po sa kanyang content, tapos hindi naman po pala niya ina-apply sa kanyang sarili. Diba?
ako, natutuwa ako kasi nabarado si Karen. Yung nakakatuwa kasi barado. Lalalala. Pero malalim pa yung basa ko doon. Yan ha? Mas malalim yung basa ko doon. Ang basa ko doon the abundance of the heart, the mouth speaks. Ibig sabihin, ito yung laman ng puso ng mga Marcos ngayon. Yung mga kumontra sa amin, yung mga nagalit sa amin noon, panahon na para banata natin ngayon. And may papakita po akong video sa inyo mamaya mga Lods para suplakin po yung sinasabi ni Bayadbay mga Lods. Ha? Hindi lang po tayo gagawa ng content para supalpalin siya. Magbibigay po ko ng example na mali po talaga ang pinapakalat niyang balita sa ating mga kababayan Pilipino. Ganto po ba ang maraming subscribers mga Lods? Ganto po ba ang maraming followers? Yung ganto po magbigay ng komento sa isang ginawa lang po ni Senator Aimee Marcos. Ito pa mga Lods ha, damay pa po dito si PRRD. Kaya sa tingin ko yung galawang nangyayari ngayon, kasi sa totoo lang, hindi ba naman sasama ang loob mo kung sabihan ka ng presidente na ikaw isang weak, spoiled brat at sasabihan ka may bagahe ka? Pati si PRRD dinamay niya po. Pero mga Lods, para sa akin talaga ha, si PRRD ang idolo po ni BBM. Kung mapapanood niyo po mga ibang video mga Lods, sa tingin ko po talaga, strategy po nila yan. Na kunyari po hindi po siya maka-BBM si PRRD. Pero bandang huli, 'di ba, mas lalong tumaas ang ratings ni BBM. Hindi po matanggap ni Banatbay 'yun, mga Lods. Hindi ka pa rin nakapag-move on pala, Banatbay, sa mga nangyayari? Akala ko ba hahayaan mo munang maupo ang pamilya Marcos bago ka bumanat? Pero hindi pa nakakaupo, meron ka na agad pagpuna dahil lang doon sa interview ni Ma'am Senator Aimee Marcos. Mali yung ginagawa mo, Banatbay, sa totoo lang mali yan. At kaduluduluhan hanggang dulo, ha? Hanggang dulo, hiningi ang suporta mo, hindi mo ibinigay. Sigurado ako, nagkaroon ng pagtatanim sa puso yun, ha? Damay pa. Pag kami nanalo. Pag kami nanalo, tignan mo. Damay pa si PRRD, nagtanim daw ng sama na loob si BBM sa kanya. Ang klaro-klaro po ng sinabi ni PRRD, wala po siyang susuportahan na kahit sinong presidente. At alam ko, isa ka doon sa nagtatampo, Banatbay. Dahil hindi inendorso ang tinuturing niyong pangalawang PRRD at susunod sa yapak ni PRRD. Ayun, kulelat. Yun ang hindi matanggap ni Bayadbay, mga Lods. Kaya ito, ngumangawa na naman po siya. Bitter po talaga eh. Ano po ba ang gamot sa bitter, mga Lods? Kumain po kayo ng maraming asukal. Ito pa, mga Lods, ha? Marami po siyang dinamay dito sa kanyang content na to. Kaya hindi ko po hahayaan na hindi punahin itong si Banatbay. Dahil sa mga pinagsasabi niya dito. Ito pa po, mga Lods, panoorin nyo. Kaya nga, alam mo, connected yan, eh. Ito, basa ko lang ito, ha? Connected yan, eh. Sa totoo lang, ha? Ito, ha? Bakit ito? Isa pa. Naalala niyo sinabi ni Mayor Sara na yung pangako? Baka yun lang ang hininging pangako lang ni Mayor Sara na suportahan niya si Marcos, pero wag mo namang gagalawin yung tatay. Gumagawa talaga ng istorya. Akala ko naman content creator to, mananahi pala po ng istorya po si Bayadbay. Nagiging trillionist na rin po siya mga Lods, connected daw. Parang naalala niya yung ginawa ko ng video mga Lods, sinasabi ni Trillianes, merong procedure yan eh, parang merong process yan eh. Pag sa kaduluduluhan, aangat na po daw si Mama Lele. Parang ganito po si Bayadbay ngayon mga Lods. Nagtatahi po siya ng kwento. Gawawa naman po si Bayadbay mga Lods. Ganito na po ba, kapit sa patalin na para may manood? Kaya nawawalan po ng kalidad ang inyong YouTube channel eh, dahil sa mga ginagawa nyo. Mananahi na po kayo ngayon ng istorya. Sinabi po niya dito sa kanyang content, mga Lods. Baka yan lang daw po ang dahilan kung ba't po sumuporta si Mayora Inday Sara Duterte na ngayon ay vice presidente na ng ating bansa kay PBBM. Dahil nga po para hindi daw po balikan si PRRD. Eto ha, papakita ko po talaga yung video sa inyo. Hindi po totoo yung mga sinasabi nito ni Banatbay. Tuloy po muna natin, mga Lods. Okay lang kung ano ang gusto mo, basta wag mo lang gagalawin. Kasi alam naman ho natin, ano na nangyayari na sa Pilipinas yan. Pag natapos yung isang presidente, susunod na presidente, hahabulin ako ano-ano. Nangyayari daw po sa ating bansa yan. Babalikan daw po ang mga nakaraang administrasyon kapag iba po yung nakaupong presidente. Parang dilawan po talaga ang utak nito. Pinapairal pa rin po niya yung mga galawang dilawan ng mga nakaraang namahala ng ating bansa. Ayun, kinumpara po kay BBM.
Nawawari naman po pala. Eto ha, para po sa inyong kaalaman, sir, bayad bay. Brod, idol ka namin dati eh. Tama lang din ay iniwanan na po namin kayo. Tama rin na iniwasan na namin kayo. Panira po kayo sa utak ng ating mga kababayang Pilipino. Eto, para po sa inyong kaliwanagan, sinabi na po ni President Bongbong Marcos na welcome po lahat ang gustong tumulong kasama po si PRRT dyan. Panoorin mo, baka hindi ka na kasi nanonood ng news eh. Eto, sinabi ni President Bongbong Marcos, Banat Bay. Ipaabot nyo po sa kanya, baka hindi pa po niya alam ang statement po ni President Bongbong Marcos. I-share nyo po. Eto po mga lods. If he wants to. Drugs are, or they drugs are, something like that. If he wants to. Ayan mga lods, tinatanong po kung welcome po ba si PRRT na magkaroon ng posisyon. So it's a standing offer from... I will, no, he, no, he has not, we have not talked about it, but I'm open to anyone who is able to help in the government. So, matagal na kaming magkaibigan ni PRRT, nung mayor siya pa, long time ago. So, I'm sure if he wants to play a part, sasabihin naman niya sa akin, certainly open to all of that. Kung gusto po magkaroon ng posisyon ni PRRT sa Marcos administration, dapat sabihin po ni PRRT. Hindi naman po pipilitin ni BBM, di ba? Kung malay nyo po, gusto na po magpahinga ni PRRT. At saka, huwag nyo po ginagaya sa nakarang administrasyon na magagantihan lang yan. Unity nga, unity ang kanilang pinaglalaban dito. Tuloy pa po natin to mga lods ha, para pumasupal pa lang po ito si Bayad Bay. Meron nga yung sinasabi. Meron mga, hindi ko na rin babanggitin ko sila. Pakinggan nyo. Ilan dyan, nagsabi nyo. Lumabang kami sa inyo, siguro wala na kaming pag-asa dyan sa gobyerno. Hindi, huwag nyo, politika lang yan. trabaho na tayo. Okay lang yun. For me, that's part of it. And that's finished. Tapos na daw po yung issue ng politika. Nakaraan lang daw po yun. Kalimutan na, magtrabaho na lang daw po. Pakinggan nyo naman sana ang sinasabi bago kayo magtahi ng istorya dyan, Banat Bay. Binibrainwash mo yung mga kababayan natin na ganito yung gagawin ng pamilya Marcos. Yung gagantihan yung mga naging kalaban, kumulaban sa kanila. Mali po yan. Kaya po ginawan ko po ng kontento para po supalpalin po yung mga pinagsasabi niya. Kasiraan po yan mga lods. Hindi pa nakakaupo si President Bongbong Marcos. Meron na pong gantong klaseng tinahing istorya. Damay pa po si PRRT at saka si Mayor Indesara Duterte. Kahit anong gawin mong paninira dito, kitang-kita naman na matagal na po magkaibigan ang Marcos family at saka Duterte. Kaya huwag nyo na po gawan ng ibang dahilan. Kung kayo ay anti-Marcos, bayad bay, suluhin nyo na lang po yan. Mag-iba na lang kayo, huwag nyo nang gamitin yung DDS kayo. Tapos paninira po palang gagawin nyo sa administrasyon ni Bongbong Marcos, ang ating bagong presidente. Huwag nyo na po idamay si President Duterte at saka si Vice President Sara Duterte sa ginagawa nyong kalukuhan. Diba? Kaya ako po nasabi sa inyo, nagiging dilawan po siya. Ganito po kasing gawain ng dilawan, magtatanim po sila ng mga kasiraan sa kanilang kalaban para po sa susunod na mga henerasyon, yun po ang tumatak sa utak ng ating mga kababayang Pilipino. At yan po ang hindi ko po hahayaan mga lods. Ayan mga lods no, yan lang po ang tinalakay ko. Hindi ko po hahayaan na manaig po ang mga gantong klaseng utak talangkan gaya po ni Banat Bay. Sana po nagustuhan niyo po ang binahagi kong video. Stay safe mga lods and God bless you all. Peace!